Hello guys, welcome back. It's me again, Ayumi desu. Wish ko ni gaishimasu. Guys, yung video na to, i-share ko lang sa inyo kung ano bang mga requirements sa pagkuha ng spouse visa dito sa immigration ng Japan. May nauna na akong video nito, kaya lang gusto ko step by step, tapos kung ano yung mga dokumento, ilalagay ko dito. Number 1 is yung application form na pwede nyo ma-download sa online sa website ng immigration or pwede din doon sa immigration office. Ililink ko na lang dyan sa baba para ma-download nyo. At saka yung pangalawa is yung guarantee letter nyo. Mas maganda dun na lang kayo humingi sa immigration kasi ego lang yung nasa website. Kailangan kasi Japanese yung mag-fill up nito. Guys, yung isi-share ko sa inyo, ito po yung pinasa namin sa immigration sa application for change of status of residence. Number 3 is yung questionnaire form details ng relationship nyo or love story nyo. Ikwento nyo dito about sa love story nyo. Tapos pwede kayo mag-provide pa kasi konti lang yung susulatan nyo dito. Pwede kayo mag-provide ng isang papel. Ililink ko na lang dyan sa baba kung saan nyo pwede ma-download itong application na to. Tapos huwag yung kakalimutan yung mga sinulat nyo dito, yung mga date na official relationship kayo, baka may bigla ang tanong dun sa immigration eh. Number 4 is yung picture size nyo na 40mm x 30mm 1 pieces. Number 5 is yung passport nyo, huwag yung kalimutan dalhin, tapos mag-ready na rin kayo ng 1 copy. Yung number 6 ay PSA birth certificate with apostille. Sabi kasi ng iba, 3 months lang daw yung validity ng mga dokumento dito sa Japan. Pero yung PSA birth certificate ko, 5 months. Kasi mahirap kumuha ng document dun sa Pilipinas ngayon kasi. Pero okay lang naman. Number 7 is yung picture nyo. Provide evidence na talagang nagde-date kayo, nagsasama kayo, ganyan-ganyan. Ilagay niyo sa bond paper tapos pasulatan niyo sa asawa niyong hapon. Japanese na kung saan kayo, kung anong ginagawa niyo, anong date yan, ganyan-ganyan. Yung sa akin, pinasa ko 6 na bond paper eh. Kaya kung gusto niyo damihan niyo, okay lang naman. Tapos number 8 is yung conversation niyo. Screenshot niyo lang yung dating pag-uusap niyo at saka ito ang bagong conversation niyo. Yun lang. Number 9 is yung report of marriage niyo kung meron na. Kung wala pa, pwede naman daw na to follow na lang. Kailangan niyo lang magsulat ng letter doon sa immigration. Number 10 is yung koseki tohon, guys. Yung nandito na yung name niyo. Pagkukunin nyo na yung kwento doke nyo, yung marriage contract nyo dito sa Japan, pwede na rin kayong mag-request nito. Number 11 is ito yung marriage contract nyo dito sa Japan. Guys, kailangan yung mag-copy ng mga original nyong document kasi yung mga ipapasa mga original, hindi na babalik yun. Number 12 is yung residence tax certificate at saka yung number 13 is yung income tax certificate. Guys, ito yung pinaka-importante kasi dito yung marami na di-deny kasi maraming mga hindi nagbabayad ng tax. Kaya isa to sa pinakadahilan kung bakit na-deny yung mga visa. Number 14 is yung residence certificate ng asawa niyo. Number 15 ay passport ng asawa niyo. Kung hindi naman ay residence card ng asawa niyo, isang copy lang ang kailangan. Kung meron kayong COE, kumuha kayo ng ganyan, i-add nyo na lang sa mga requirements kasi hindi na kasi ako kumuha ng ganyan eh. Pag tourist kayo dito, tapos magpapakasal kayo kahit hindi na kayo kukuha ng COE. Diretso na kayong change of status of residence para. Kasi pag kukuha kayo ng ganyan, maraming process. Matatagalan kayo, mauubusan kayo ng visa, may expired. Ayun lang guys, pagka okay na lahat ng mga document nyo guys, pwede na kayong mag-apply ng spouse visa sa immigration. Pumunta lang kayo doon. Tapos bago kayo umakyat sa taas, dumaan muna kayo sa information. Doon sa information, piliin nyo yung Pilipino na nag-a-assist doon. Talagang i-guide kayo kung anong dapat yung pipilapan, anong dapat yung kukunin.
Kaya mas okay talaga na pumunta muna kayo doon kasi para ma-check niya lahat ng mga document niyo bago kayo pumunta sa taas sa immigration. Hindi niya kayo paaakyatin doon sa taas hanggat hindi tapos niyong fill upan ang mga application form. Tapos titingnan niya na mabuti kung tama ba yung ginagawa niyo. Kaya okay talaga na dumaan muna doon. 1 to 3 months, padadasan kayo ng postcard ng immigration. Kung kayo ay naaprubahan ng ang inyong application, ganyan po ang ipapadala nila. Nagpapadala din ang post office ng gantong postcard na nakalagay dito sa letter B kayo pupunta. Pagdating doon, meron lang silang konting katanungan about sa sinulat nyo doon o sa relationship nyo, kaya dapat tandaan nyo. Kung na-deny naman yung application nyo, magpapadala din ang immigration ng ganyang notice na kung pwede kayong umapila sa decision nila. Ayan po. Ayun lang guys, thank you for your watching. Don't forget to like and subscribe. Kung may mga katanungan kayo guys, comment down lang kayo dyan sa baba. Tapos kung gusto niyo naman, i-like yung page ko or mag-message kayo doon. Kung ano yung gusto niyo itanong, susubukan kong sagutin yan. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Johnny Matana. Bye-bye.